And I'm live. Alam nyo mga kaibigan, meron akong napakagandang balita sa inyo. Isang congresswoman, sinagot ang challenge ko. Chinalenge ko lang siya ng 100 ka ba? 2,000 ka ba pa ang pinamigay niya? Di ba malupet? Pero bago yan, nais ko munang batiin yung mama ni Perla Tumaliwan, ha? Pinapanood daw niya ako, si Mama LP Tumaliwan, pati na rin si Emil at Pinky Jimenez, Cesar and Pyrene Kilang, Doc Jong, Ma'am Parnell, mga kapatid, mga tsaka lahat ng kapatid niya. So, taga-Cagayan sila. Taga-Peña Blanca, Cagayan. Taga-First District ng Cagayan. Ngayon, may papakita ako sa inyo. Gusto ko ito makita nyo. At pakinggan nyo pong mabuti. Si Fernando D.C. Lopez, si Karen Rod Irish Reyes Lopez, at ang Talagago is watching. Hi po. Hello po. China Challenge ka po ni Sir Francis. O, challenge daw ako ni Sir Leo Marcos. Alam nyo, si Francis Leo Marcos, nakatrabaho po yan yung aking first term. Nagpapasalamat ako dun sa challenge ni Francis Leo Marcos. Salamat, naalala niyo pa ako, naalala ko kayo, nag-optical mission tayo. Hindi ko kayo makakalimutan, alam niyo mga kaibigan, si Sir Francis Leo Marcos, ang tanging isang nako-optical mission ang pinamigay niya, mga salamin galing sa Chanel, yung Authentica, mga genuine, Chanel, Dior, Ray-Ban, Gucci, sabi ko kong. Ngayon ako nakita na ko optical measure ng mga brand names, mga social. Okay. So, dun po sa challenge talk ni Sir Francis Leo Marcos. I hope meron magkwento sa kanya. Matagal ko na kung nagkapanan yung challenge. Actually, nearly 2,000 kabans na po ang nanidistribute natin. Nako, palakpakan nyo to. Kung wala lang asawa ko, ikis ko to eh. Joke lang. Lahat kita, ma'am, congresswoman, nakakatawa po. Actually po, kung ako nagkakamali, 5 years ago, nakatrabaho ko po yan, nakasama ko sa optical mission. Kumbaga, yung pagmamahal niya sa kanyang bayang nasasakupan ay hindi kayang ikumpara sa kahit kaninong pinuno. Opo, yan si Congresswoman Geraldine Biruman ng unang distrito ng Paraan. Isandaang kaban lang yung challenge ko. 2,000 yung binigay niya sa kanyang sariling bulsa. Pakinggan na natin. Pakinggan po natin. Ito yung mga masasarap na balita. O, challenge daw ako ni Sir Leo Marcos. Alam nyo, si Francis Leo Marcos, nakatrabaho po yan yung aking first term. Nagpapasalamat ako dun sa challenge ni Francis Leo Marcos. Salamat, naalala niyo pa ako, naalala ko kayo, nag-optical mission tayo. Hindi ko kayo makakalimutan, alam niyo mga kaibigan, si Sir Francis Leo Marcos, ang tanging isang nako-optical mission ang pinamigay niya, mga salamin galing sa Chanel, yung Authentica, mga genuine, Chanel, Dior, Ray-Ban, Gucci, sabi ko kong. Ngayon ako nakita na ko optical measure ng mga brand names, mga social. Okay. So, dun po sa challenge talk ni Sir Francis Leo Marcos. I hope meron magkwento sa kanya. Eh, matagal ko na pong nagampanan yung challenge. Sina-challenge niya ako ng 100 kabans. Actually, nearly 2,000 kabans na po ang nadidistribute natin sa ating distrito. Kahit wala po akong
Calamity Fund, ang ating mga LGUs po may Calamity Fund. They have 5% of their total. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tapos meron pang magandang balita. Kailangan po sila 1 month equivalent ng kanilang internal revenue allocation ng kanilang ira na magagastos nila upang tutunan. Ang mga congressman po, wala po kami po. So, kung ano man po yung nagagastos ko po is galing lang po sa akin. Konting nakayanan. Ano po? Nakita niyo? Alam niyo, this kind of leader is actually, ayoko, itong aking vlog, ayokong haluan ng any political agenda. Pero, pag ganito yung mga pinuno, ito yung mga pangalang iukit sa kasaysayan ng lipunan. Mamaya po, i-upload ko yung complete video niya, ha? Na talagang kung saan ay sarili niyang pera, yung kanyang ginamit. Ha? Wala siyang budget. Yung lahat ng budget, ibinigay niya. Ha? But, doon sa challenge ko, ang ibinigay niya, sarili niya pera. Napakaswerte ng mga taga-unang distrito ng Bataan. Alam niyo po, 5 years ago, pagkasama kami nag-humanitarian, nakita ko yung pagmamahal niya sa kanyang taong bayan. Saka naman nakakita, habang yung taong bayan ay chine-check up ng doktor. May mga optometrist po tayo, tsaka ophthalmologist eh. Hindi po basta ganong konti eh. Ang in-optical mission po namin is yung buong distrito ng Bataan. Lahat ho ng malalabo ang mata sa buong distrito, sa unang distrito ng Bataan, binigyan namin ng libreng salamin. Inaabot po yan po si congresswoman ng alas 9 ng gabi sa loob ng gym. Eh ako wala. Pagdating ng alas 4 na ako, sabi ko, mauna na ako, hindi ko na kaya. Pagod na ako, pero siya, hanggang alas 9 ng gabi, nandun pa siya sa gym. Hindi isang araw, hindi dalawang araw. Kulang isang buwan kaming nag-humanitarian kasama lahat ng mga doktor at mga optometrist namin. Nandoon siya. Binabantayan niya yung mga tao, ha? Ito, ha? De, yung optometrist, susukatan yung pasyente. Che-check upin yung mata. Pagkatapos na optometrist, pupunta doon sa nag-aging ng salamin at bibigyan na ng salamin. Totoo po yun. Mamahalin po yung salamin na binibigay namin. Ngayon, ha, para hindi mainit, siya kinakausap niya isa-isa kasama pa yung kanyang mami. Oo, kasama pa yung kanyang mami na ang tanda-tanda na. Pero pagdating sa paglilingkod sa kapwa, hindi matatawaran yung kanilang ginawa. Sabi ko, this kind of leader is unexplainable. They are like the feather of an angel. Sila yung mga pakpak ng mga anghel sa langit. Parang ganon, kung maglingkod sila sa taong bayan. Alam niyo po, napakasarap pag may mga ganitong klaseng pinuno. Katulad doon ang sinabi ko, ayokong haluan ng kahit anong kulay politika itong vlog ko. Sapagkat ako lang ay, alam niyo na, tumutulong. Ako lang ay gusto ko lang makatulong sa ating lipunan. Gusto ko lang makatulong sa ating gobyerno. Gusto ko makatulong sa ating mamamayan to avoid any possible dark ages to come. Di po ba? Eh, challenge ko siya before. Kung naratandaan nyo, nung challenge ko siya, is, Geraldine, congresswoman, challenge kita, 100 kaban lang. Anak ng tinapay, napahiya ako. 2,000 kaban. Galing sa sarili niyang bulsa. Palakpak ko dyan. Saludo ko, 2 kamay. Ah. Ito, congresswoman. Tanda mo pa yung number ko. Or else, meron kang isang barangay kapitan dyan, si Ronald Kaila. Nagpalit na kasi ako ng number. Hindi ko naman mai-broadcast dito sa aking broadcast yung number ko. At baka ulanin ako ng text. Anything na pwede kong itulong sa distrito ng Bataan, don't hesitate to send me message. And I always gladly be of help. Dahil alam ko na yung tulong ko ay may pupuntahan.
Nagpalit ako ng number, hindi ko na-save yung number mo.